Kain po tayo. Sa may tinidor. Babat ng tinidor. Syukran. Syukran, wajid. Hapunan po tayo. Shout out dyan, mga ka-reels. Shout out sa lahat ng OFWs around the globe. Around the world. Bastos. Ay, sorry. Natapon. Kain po tayo. Itlog ni Manoy. Lamit. Ajit ganito. Indomie. Boiled egg. French toast. French toast na walang itlog. May itlog pa rin, pero pinaghiwalay lang. Ito na pa yung meron. Shout out dyan sa mga bisdak. Mga bisdak na kugihan kayo. Mga untang talan. Paro-paro, G. Where na yun? Wish ko lang ngayon, sana bababa na ang mora na ang bigas sa Pinas. Kababa naman yung nasa lower part of society. Mahihirapan talaga din sila. Ang balita ko na sa Junsan eh may 25 per kilo na ng bigas. Pero kasi nag-anihan na doon na doon banda nag-anihan na. Eh, kasi sanay na tayo mga Pilipino ng rice. Gayahin na lang natin ang mga foreigner na once a day lang mag-rice. Buhay naman yung mga katutubo na kamuti at balinghoy lang kinakain. Healthy pa. Wala pang mga sakit-sakit. Wala ang mga high blood. Wala mga kung ano-ano. Dito din sa Middle East, tanghali lang din sila kakain ng rice. Minsan hapunan nila sa gabi. Macaroni lang. Minsan, isang burger lang. Sobrang laki ng isyu ng bigas sa Pinas. Kaya nag-practice na din kami dito na ang mamuhay na without rice. Mil. Basta ni. Laki ng boses. Basta ni. Ito may itlog, Mel? Itlog. Bukas natin ang umaga. Bukas na.
kayo dyan sa Pinas, try nyo na maghapunan ng salad at saka dalawang slice bread lang. Kaya naman. Eh kasi lagi na lang rice kasi ang nahanap nyo, kaya nagkakagulo talaga sa rice. Rice is life talaga.